Tansya-tansya na lang kung anong kung sakto na okay, di choice niyo na choice. So, kailangan natin ng ito. Sugar 1 tablespoon. Lagyan natin siya ng 2 tablespoon. Tapos lagyan natin siya ng suka. Meron ako dito ang shot glass. So ito yung sukat lang guys. Dito lang. So ayun guys, welcome back to my channel. So andito pa ako ngayon, papakita ko po sa inyo, dedemo ko po sa inyo kung paano po magluto ng sinigang. Sinigang po siya, lechon siya guys. Lechon siya na lulutuin ko. Ayan, lechon siya. Gagawin ko siya, magsisinigang ako ng lechon. Tapos hindi kasama yung ulo guys, kasi yung ulo mamaya ilechon kawali namin siya. So guys, ipapakita ko sa inyo, didemo ko sa inyo kung paano magluto ng sinigang na gamit ang suka. Guys, ito guys, napaka-unique nito, napakasarap nitong ano to, napakasarap nitong sinigang na to. Lagi ko siyang niluluto. So maraming beses na red perfect din, napakasarap talaga, swabing-swabi. So tara, lutuin natin guys. Ayan siya, lahat ang ingredients nandiyan na. So, unang ilalagay natin ang sibuyas. Radish. Radish tapos yung sili. Isama na natin yung sili. Tapos guys, yung ano ko, yung bawang ko, gusto ko yung buo lang. Gusto ko maraming bawang, gusto ko yung buo lang siya. Tapos kasama na rin yung luya. Yan siya. And so, papakaluin na natin siya. A few moments later. So ayun, kumulo na siya. Ilalagay natin yung kamatis. Okay, so isunod natin yung pechay. Pero yung pechay, ito lang, itong ano lang. Panghuli natin to. Itong ano lang, itong pinaka ano, ulo niya, pinutol ko. Binukod ko. So, sunod at isa lang ay ang itong sitaw. Tapos itong ito guys, ito yung order ng mga Koreano kagabi na tinatanggal ko lang laman kasi laman lang talaga sa online nila, may mga buto-buto kaya yung mga buto-buto sayang kaya lulutuin ko siya, gagawin ko siyang ano, gagawin ko siyang sinigang. Yan. Yung pata nyo. So tatakpan natin uli. A few moments later. So ayan, after 2 minutes, yan, kumulo na uli siya. Titimpla na natin siya guys. Lalagyan natin siya ng 4 cubes. Para mas masarap siya. Tapos ilagay na rin natin yung paminta.
Tapos lalagyan natin siya ng konting gini sa mix. Ito yung ano di guys, ito lahat yung nagdala, ito yung nagdala ng sarap guys, ng lasa, pati yung pork cube. So lalagyan natin siya ng konti. Ito na. Saluin natin. So guys, titimpla na natin siya. Ito yung asin. Ako guys, parang nagtimpla ako. Mas tansyado ko yung kinakamay ko na lang kinagamit ko. Pero, ipapakita natin sa inyo yung tablespoon, kung ilang tablespoon na ilalagay dito. And guys, so 1 tablespoon. Yun lang muna guys, yung unang ilalagay natin, no? Kasi mas maganda kasi yung matabang ano, mas maganda yung naghahabol tayo sa alat kaysa maalat na siya. So mas maganda yung 1 tablespoon muna. So kayo kung gusto niyo gayahin to, ano na lang din, tansya-tansya na lang. Kung anong, kung sakto na, okay, di, choice niyo na, choice. So kailangan natin ng, ito, sugar, 1 tablespoon. Talagay natin siya ng 2 tablespoon. Tapos alagyan natin siya ng suka. Meron ako nitong shot glass. So ito yung sukat lang guys. Ito lang. So ayan, 1 shot glass. Tapos haluin lang natin. So tatakpan natin uli. Hina natin yung apoy. Tikman natin uli. Naganda ko ng konting sugar tsaka konting suka. Wow. Okay na guys. So iserve habang mainit pa. Ayan. Oh, nice. So ayun guys, nakagawa na naman tayo ng isang recipe. At sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe sa channel ko at hit niyo yung notification bell para maging updated kayo sa susunod kong mga video. So gagawin ko ulit mga luto. Guys, sa mga gustong gumawa ng luto na yon, yung dinemo ko kanina, sinigang na baboy na with gamit yung suka tapos sweet sugar. Guys, subukan nyo, napakasarap nun guys. Promise magugustuhan yung lasa. At yun nga pala guys, andito na ako ngayon bagong trabaho. Pero yun pa rin sila ating mga kasama ko. So andito ako ngayon sa bagong kasi marami nagtataka ngayon sa post ko na iba na raw yung bahay na iba na raw yung lugar.
na binagbibidyo ako dati, pinagluluto ako dati. So ngayon, yun din yung kusina ko, yun yung kusina ko ngayon. So ngayon dito na ako sa bagong ano, sa bagong trabaho, bagong lugar, sa bagong lugar kami ngayon. Kasama ko pa rin yung mga ate. So guys, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Bye-bye.